Actually, iba kasi yung kwento ko. Tama nga si Apre Roy. Kadalasan yung kwento kasi galing sa hirap. Tama ba? Ako kasi galing ako sa may kayang magulang, may kayang pamilya. Kasi may lahi kami. So Chinese po ako. So ang lahi ko, half Chinese, half garter. Chinese garter po ako. Diba? So, pero dito po ako nag-aral. Kaya familiar ako dito sa Cavite. Kasi dito ako nag-aral sa Silang Cavite. Pinatang Silang Cavite na, tama? Pero sa Adventist University of the Philippines ako nag-college. So bakit ako napadpad doon? Simple lang. Kasi syempre, ako kasi bata pa lang ako. Wala talaga akong hilig mag-aral eh. Ako yung tipo na puro barkada lang. High school pa lang ako, uminom na ako ng alak, nagyoyosi na ako. Kasi nga, galing ako sa Caloocan, bagong baryo. Sikat po yung lugar namin. Kasi lagi natitipid. Lagi natutokhang, marami natutokhang ko rin. So sikat po yung lugar namin. Kaya hindi po talaga ako palaaral. Kasi palabarkada ako. So ang ginawa po ng magulang ko, tinapon ako dito. Sa Cavite. Nagdodorm ako dyan. So kakala kasi ng magulang ko, pag dyan ako nag-aral, pag-aral ako mabuti. Kasi nga nakadorm eh. Tama? Pero hindi yun nangyari yun. Kasi nga, kahit dyan ako nag-aaral, nagka-cutting classes pa rin ako. Tumatalon ako sa bakot. Kapag hindi ako binibigyan ng gate pass, tumatalon ako. Tapos yung katabi kasi namin dyan, pamilyar kayo sa Paseo de Santa Rosa, doon kami lagi bumigimik, umiinom kami dyan. Tapos minsan bumabiyay pa kami ng Manila. Hanggang sa na-invite po ako dito sa AIM Global. Ang nakarecord po sa akin dito, taga Galaka, Batangas. Dating kargador ng tubo sa Batangas. So nung una, sinasabi niya sa akin, pre, sama ka sa akin, yayaman tayo. Magkakakotche tayo. Yun nga lang, sa akin kasi medyo walang dating. Bakit? Nung nag-aaral ako dyan sa Cavite, sa AUP, may sarili akong sasakyan. So parang walang dating sa akin na pag sinabing magkakakotche, yayaman, wala po masyadong dating sa akin. Kaya lang, ito ngayon nangyari. After ilang months, after 6 months, yung taong nagre-record sa akin, nakabili ng brand new na sasakyan. Palakpakan nyo naman. Nandito yung upline ko eh. Si Apre Roy Ricardo, nasa loob. Yeah, so nandito po yung nakarecord sa akin. So bakit ako naingganyo? Simple lang. Yung taong nagre-record sa akin, working student, nakabili ng brand new na sasakyan. Ako, may sasakyan ako na ginagamit sa school namin, pero bigay sa akin ng magulang ko. So, na-challenge ako. Sabi ko, kung kaya niya, kaya ko rin. Tama? So, ginawa niya ako. Pina-attend niya ako sa Jollibee. Actually, sabi nga niya sa akin, punta daw ako sa Jollibee. Kakain daw kami, libre daw. Sama daw ako. Tanong, sasama ka o sasama? Sasama, libre. Siyempre, pag estudyante ka, pag sinabing kakain, libre, sama ka agad. Lalo na kami dati, patay gutom pa, di ba? Pag estudyante, pag sinabing kain, sama agad. So pagdating sa Jollibee, akala ko kakain lang. Yun nga lang, seminar pala. May umakyat na speaker. High school graduate lang. Never nakapag-college. 17 years old. Ako nung na-invite ako dito sa AIM Global, 21 years old. Yung nag-record sa akin, 19. Ang speaker, 17. Sabi ng speaker, high school graduate lang daw siya, kumikita daw siya ng 100,000 isang buwan. Lahat kami nagulat. Sabi namin, high school graduate, 100,000 isang buwan. Alam mo, sabi ko sa katabi ko, pre, sabi ko sa iyo, huwag na tayo mag-college. Eh. Yun nga, high school graduate lang, nag-100,000 eh. Ama, noong una, nayayabangan kami sa speaker, kasi nga, ang payat-payat, taga-Bangor, Cavite, ang payat. Tama? Pero sinasabi ko, kumita doon ng 100,000. Una, nayayabangan kami. Kaya lang, na-realize namin, minsan, kaya pa tayo, wala tayo nayayabangan sa ibang tao kasi wala tayo nung meron siya. Ang mali. Parang nga ito, sinasabi mo, ang yabang nito, mayaman lang kasi. Kasi nga, hindi ka mayaman. Ang yabang nito, may kotse lang eh. Kasi nga, wala kang kotse. Tama? So, kaya kami nayayabangan sa speaker that time kasi wala kami nung meron siya. Kaya after ng seminar, kinausap talaga namin, sabi namin, pre, sa'yo mo talaga yung sasakyan yan. Alam mo, pinakita niya talaga yung ORCR. Pinakita yung kinikita, 100,000 isang buwan. Dating janitor lang. So sabi namin, kung nakaya niya, kaya din.
ba? So guys, gusto ko lang po ipakita sa inyo yung picture ko nung unang attend ko sa Inglobal. Okay lang ba? Kasi ito, ginagawa ko ito, 11 years na. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang, nag-uusap nga kami nung upline mo. Grabe, no? Parang kailan lang, nag-aaral lang tayo. Parang kailan lang, estudyante lang tayo. Parang kailan lang, nangangarap lang tayo. Pero ngayon, milyonaryo na tayo. So, gusto kong pakita yung picture. Ayan. Ako yung naka-color green. Yung nagre-recruit sa akin ito. Ayan, ho. Ayan, ayan, ayan. Kita nyo yung katawan niya, di ba? Hindi pantay yung balikat niya. Kasi mabigat daw yung tubo. Kaya alam nyo, tingnan nyo, papayat pa namin, di ba? Kapal pa ng buhok namin. Kaya nung nagsisimula kami dun sa Inglobal, hirap na hirap kami mag-recruit. Kasi lagi namin sinasabi, uy, sama kayo sa amin, yayaman tayo. Pero yung tsura namin mukhang pahirap naman eh. Ang hirap magpaniwala. Mukhang parang, hindi kami kumakain dun eh. Eh, member pa ako na isang fraternity. Sa school namin niya sa AUP, AUP chapter po ako eh. May frat po ako. Pag nag-invite ako, uy, sama kayo sa amin. Well, may orientation. Ano sinasabi ng mga in-invite ko? Ayaw namin ng hazing. No, kala, pamadali namin kasi orientation din tawag sa amin, bago ibap eh. Diba? So, noon na yung nag-start po ako, nahirapan ako. Kaya lang, dito ko po nakita, sa school namin, sa AUP, sobrang dami ko nang sumali. Pati mga profesor sa amin sumali. So kami, na-realize namin, profesor na eh. Professional na. Kumikita na. May magandang trabaho. Ginawa pa rin yung Inglobal. Sabi namin, itrabahuin din natin to. So ginawa ko po yung business part-time lang. Yun ang maganda sa negosyo na to. Pwede gawin kahit part-time. Estudyante ka, pwede mo gawin part-time. Negosyante ka, pwede mo gawin part-time. Empleyado ka, pwede mo gawin part-time. Kahit anong ginagawa ko sa buhay, pwede mo ito gawin part-time. Aliwanag ba? Yeah, so, ginawa ko po yung business. After ng klase ko, kinakausap ko yung mga teachers ko, mga professor ko, mga dormmates ko. Good news! Bakit? May unang sumali sa akin. Ang unang sumali sa akin, si Mr. John V. San Juan. Palakpakan nyo naman. Nandito, after ko magsalita, magsasalita ko, siya yung unang sumali sa akin. Alam nyo, hindi ko makakalimutan yung sinabi niya sa akin. Kasi si John V, from Palawan, taga Palawan to, na nag-aaral dyan sa Cavite. Alam mo, sabi niya sa akin, Mark, mayaman na parents mo, bakit ka pa sumali sa Inglobal? Eh si John V, napakayaman din ito sa Palawan. Alam mo, sabi ko sa kanya, John V, iba ang yaman ng magulang sa yaman ng mga anak. Hindi habang buhay nandyan yung pamilya mo, yung parents mo. Hindi habang buhay, aasa ka. Alam nyo, nung narinig ni John Bion, sumali rin sa Inglobal. Nag-7 na camps. Sa kapila ko, sumali. Sister ko. Actually, sobrang negative ng kapatid ko. Pinaka-negative ng buhay ko yung kapatid kong babae. Bakit? Diyan din nag-aaral sa Silang Cavite. So, sabay kami umuwi. Kapuntang Caloocan. Sabay din kami pumunta ng Cavite. Alam nyo, nung nalaman niya nag-Inglobal ako, galit na galit. Araw-araw, nag-aaway kami. Sinasabi lagi, Kuya, ba't ka ba nag-Inglobal, Inglobal? Hindi naman tayo pinagnenegosyo ng magulang natin. Sabi lang, mag-aral lang tayo, grumaduate tayo. Bakit puro Inglobal, Inglobal ka ba? Alam mo, grabe, araw-araw kami nag-aaway, binubunga nga anak ko. Kung lalaki lang yun, nasuntok ko na eh. Alam mo, sabi ko sa kanya, wala kang pakialam. Hindi mo kasi nakita yung magandang opportunity. Eto ngayon, nung nasa bahay kami, nagbibilang ako ng pera. Nagbibilang ako ng pera yung kinita ko sa Inglobal. Alam mo, sinumbong ako ngayon sa nanay ko, sa mami ko, sabi sa akin, Ma, sabi ng kapatid ko, Ma, tingnan mo si Kuya, oh, nagbibilang ng pera, baka nangupit lang yan. Ama, kasi oh, yung parents ko kasi, sa bahay kasi namin, sa opisina ng parents ko, nakakalat lang po yung pera, inayaan lang po kami. Kasi alam nila, hindi naman kami nangumupit eh. Pag gusto namin, nangihingi lang kami. So kala, nangumupit lang ako. Alam mo, sabi ko sa kapatid ko, kinita ko to sa Inglobal. Nagulat siya, alam mo, nilapitan niya ako, sabi niya sa akin, Kuya, paano ba mag-join dyan? Eh, ginawa ko ngayon, sabi ko sa kanya, magbayad ka. Ano may, magkano ba yan, Kuya? Magbayad ka, 21,000. Ah, talaga, o sige, nagbigay ng 21,000. Eto ngayon, umatend kayo sa Jollibee kasi
regular ang presentation namin sa Jollibee. Every Thursday. Sa Santa Rosa, Jollibee Paseo. Every Thursday. Pag-attend ka yun, nakita yung presentation, 6,980. Pagkita namin, dahil tagalit, kuya, niloko mo ako, 6,980 lang sinasabi, bakit 21,000? Ano ka, sabi ko ngayon, ano ka ba? 3 accounts yun? Ano yun? Basta masayaman ka sa iba dyan. Sabi, ah, talaga, oh, sige. So, sumali mo yung kapatid ko sa kabila. Kaya, first month ko sa AIM Global, unang buwan ko dito, kumita ko 7,500 pesos. Pwede na? Pwede na, bakit? Estudyante pa lang ako. Malaki na sa akin ang 7,500. Ang weekly allowance ko, 500 pesos lang. Kasi ang katwiran ng magulang ko, wala ka namang gagastusin sa school eh. Bakit? Nagdo-dorm ka, may cafeteria, oh, may libre pagkain mo eh. So wala kang gagastusin. Eh di ba, eh ako kasi may girlfriend, diba? Nagagasolina pa. So naubos yung 500. Eh di ba ang lapit lang ng Kalokan sa Cavite, walking distance lang? Kaya ubos yung pera ko. Kaya ano, kumita ko ng 7,500, tuwan-tuwa ko. Eto ngayon, negative yung parents ko. Sobrang negative. Pagkakuha ko ng cheque sa head office Ortigas, pinakita ko sa mami ko. Sabi ko, ma, eto 7,500, mayaman ako. Sabi na nanay ko, kalokohan yan. Ganyan talagang networking, sa umpisa lang, kikita ka. Next month, wala kang kita. Challenge ako, sabi ko, hindi pwede. Kailangan next month, may income ulit ako. Ginawa ko ulit yung business part-time lang. Si John B. may na-recruit, nag-7 accounts din. Kapatid ko may na-recruit, mas may na-recruit din ako. Pangalawang buwan, kumita ko 9,000. Pwede na? Pwede na. Mas malaki kasi sa unang cheque ko. Pangatlong buwan, ginawa ko ulit yung business part-time lang. Third month ko, kumita ko 12,000. Alam nyo, nung kumita ko ng 12,000, ang sarap pala ng pakiramdam kapag kumikita ka. Tama mali? Ang sarap, iba ho, lalo na pag estudyante ka, kumikita ka ng pera, iba ho, iba. Ako, iba ng pakiramdam ko nun eh. Eh, ang ingay ko lagi sa classroom, bakit? Katabi ko ho, upline ko. Pag nakita niyo yung notebook ko dati, puro bilog-bilog yan. Tinatanong ko yung upline ko, upline, saan ko ba lalagay yung bago kong direct? O sige, dyan mo lagay. Ang ingay namin lagi sa classroom. Wala kami pakilam, kahit pinapagalitan kami ng teacher namin. Kasi feeling namin, mas magaling na kami sa kanya. Kasi sinasabi namin, grabe teacher natin, ang galing-galing mag-English pero walang pera. Tayo, barok-barok lang mag-English pero payaman naman sa AIM Global. Tama? Kaya alam nyo, ika-fourth month ko sa AIM Global, ang nangyari yun, kumita ko ng 18,000, then nag-decide na ako. Nag-decide ako mag-stop ng college. Ginawa ko po yung business full-time. Ibig sabihin, hindi ako graduate, hindi ako professional. Mukha lang talaga akong professional. Ah, pero hindi ako nakatapos ng college. Tama? So, nung nag-stop ako ng college, tanong, parents ko ba magagalit? Hindi na galit? Galit na galit? Bakit? 5 taon ako dyan sa AUP, sa Cavite. Magkano'y ginastos sa magulang ko, nagdo-dorm ako, kapitira, pumasay, lahat. Tapos 5 taon ako, hindi ako nakagraduate. Kaya lang, wala na magawa yung magulang ko. Bakit? Tama talaga ako mag-aral eh. Tama? Sinunod ko lang naman upline ko kasi upline ko nag-stop din. Sabi ng upline ko, Mark, gusto mo ba yung maman? Siyempre ikaw, sabi ko, yes, upline. Sabi niya, di mag-stop ka din. Eh di nag-stop ako. Pero gumanti ako. Gumanti ako, bakit? May mga downlines na ako eh. Kinausap ko yung mga downlines ko, sabi ko, kayo, gusto niyo rin ba yung maman? Sabi nila, John P, yes, upline. O di mag-stop din kayo. O nag-stop din sila, John P. Pero okay lang yun, okay lang. Kasi ngayon naman, mayaman na kami sa AIM Global. Pero, teka lang, may mga estudyante dito, ang daming mga kabataan dito, hindi ko sinasabing mag-stop kayo ng college. Baka mamaya magalit magulang nyo sa amin. Diba, wag kayo mag-stop. Total, March na ngayon, patapos na yung March, diba? Patapos na school year. Tapusin nyo na yan. Next step na kayo mag-stop. Eh, joke lang, joke lang. So, alam nyo, nung nag-stop ako ng college, ginawa ko yung business full-time, alam nyo, iba ho yung galaw ko nung nag-full-time na ako. Why? Kinarir ko to. Simple lang bakit ko kinarir. Pag-aaral ko yung pinagpalit ko dito, bakit hindi ko kakarinin? Tama li. Ang point ko ganito, sa labas, ang daming empleyado, ang daming nagtatrabaho, ang sipag, walang absent, ang aga pumasok, kahit may sakit, pumapasok, kahit bagyo, kahit umuulan, pero hindi kumikita ng malaki. So, ang point ko,
Safe global, ang promise, yayaman ka, magkakotse ka, magkakabahay ka, magkuha ang pangarap mo. Bakit hindi mo kakaririn? Tama li. Aba, yung iba kasi sumasali, parang ang tingin lang sa safe global, part-time income lang. Yung iba, sumali sa safe global, extra income lang. Ako, sumali ako sa safe global kasi gusto ko yung mama. Tama? Kaya nung ginawa ko to, araw-araw, kahit tanungin nyo yung magulang ko, tamad ako. Asa ako sa magulang, member ako ng COD.com, alam nyo yun? Care of daddy, care of mommy. Yung pinanggigimik ko, pinanginom ko, pinangbababay ko, lahat yung bigay lang ng magulang ko yun eh. Kaya ako, ang nangyari, noong nag-full-time ako dito, araw-araw ang sipag ko. Maaga ako gumigising, late na ako uwi. Ang swerte nga ng mga tao ngayon na sumasali sa global eh. Why? May online, may Facebook. Noong nagsimula kami dito, as in, talagang nag-build kami. Talagang nagbabahay-bahay ang uwi. Mahihiyain lang ako noong nagsimula dito. Alam na mga classmate ko yan. Alam na mga tropa ko yan. Mahihiyain ako. Pero guys, nung nag-full-time ako dito, dito na wala yung pagiging mahihiyain ko. Why? Kasi mas malaki na yung pangarap ko kaysa sa pagiging mahihiyain ko. Guys, kung gusto mo magbago yung buhay mo, kung gusto mo yung mamang, tanggalin mo yung iya mo. Ang problema kaya, hindi ka kumikita ng malaki, ang taas ng pride mo. Mas mataas pa yung pride mo kaysa sa pangarap mo. Gutom na anak mo, ang taas pa ng pride mo. Tama mali. Ako, walang pride. Umalis ako sa comfort zone. Hindi na ako binibigyan ng magulang ko ng alawas. Bakit? Nag-stop na ako ng college eh. Ba't bibigyan ka ba ng pera? Araw-araw ko. Ang dami kong in-invite. Ang dami kong in-invite. Classmate ko, schoolmate, elementary, high school. Eto good news. Wala akong sumali. Bakit? Kasi alam nila, hindi ako nag-aaral mabuti. Alam nila, puro lakwatsa lang ako. Ang hirap makuha ng tiwala nila. Sa negosyo kasi nito, importante yung tiwala eh. Eh, wala akong ganun. Bakit? Kasi alam nila, loko-loko lang ako eh. Kaya, wala akong choice. Alam nyo ginawa ko? Kumausap ako ng mga hindi ko kakilala. Guys, dito ko na-realize, kung sino pa yung tao hindi mo kakilala, sila pa yung magtitiwala sa'yo. Kaya, okay lang kung ayaw maniwala ng mga kakilala mo. Okay lang kung ayaw maniwala ng mga tropa mo, kaibigan mo. Normal yan. Okay lang yan. Bakit? Hindi naman sila yung magpapayaman sa'yo. Ikaw pa rin eh. Tama rin. Ikaw pa rin. Alam nyo, ako ang dami kong ni-invite. Kaya alam mo, ini-Indian ako lagi. Doon ko na-realize sa mga Pilipino, hindi pure Pilipino, may lahing Indian. Totoo, hindi naman lahat ang ini-invite mo nandito. Tama rin. Oh. Kaya hindi dumating kasi may lahing Indian. Dapat yun po yung mindset mo. Pag hindi dumating, huwag ka masasaktan. Isipin mo, ay kaya hindi dumating, okay lang yan kasi may lahing Indian yan. Tama rin. Tama? Kaya alam nyo, everyday, wala akong ibang ginagawa kundi aim global lang. Sabi ko sa inyo kanina, nung sumali ako dito, I mean, nung bago ako sumali, may sarili akong sasakyan. Pero guys, alam nyo, hindi ako proud. Pag tinatanong ako ng mga classmates ko, ng mga tropa ko, bro, sa'yo yan? Ang sagot ko, hindi, sa parents mo. Bakit? Hindi yun lang talaga sa akin yun eh. Bigay lang yun eh. Pero hindi pa rin sa akin yun. Tama? Pero guys, good news, bakit? In just one year, inataw ko itong Aim Global. Araw-araw, ginawa ko to. Good news, nabili ko yung first car ko. Brand new na Honda Civic. Guys, nung nabili ko yung kotse ko, doon ngayon ako proud. Pag tinatanong ako, sa'yo ba yung sakin yan? Nasagot ko, oo naman, sa akin yan, pinaghirapan ko yan eh. Tama li. Hindi ka, alam nyo, nung nag-full-time ako sa Aim Global, never ko nang ginamit yung bigay sa akin ng magulang ko ng sakyan. Kahit tanungin yung parents ko, nabulok na po kasi ang dami namin sasakyan eh. Marami pong sasakyan yung parents ko eh. So, nangyari oh, yung sasakyan na bigay sa akin, walang gumagamit. Hanggang nabulok na lang. Binenta na lang ng mura. Tama? And yung first car ko, in just one year, at nakakatuwa na in just one year, inawardan ako ng company as one of the youngest millionaires ng Aim Global. Why? 21 ako sumali. At the age of 22, Millionaires Club na po ako member. Millionaire Circle member na po ako. Imagine mo, 22 kumikita na ako ng malaki. Eh, ang dami dyan, 22 years old, nag-aaral pa eh. Tama li. Meron dyan, 22 years old, may trabaho man, maliit ang kita. Meron dyan, 22 years old, tambay. Meron dyan, 22 years old, walang ginagawa, nag-mobile legends lang.
Tama rin. Pero imagine mo, at the age of 22, nag-i-inspire na ng maraming tao. Tama? Second car ko, sports car. Ang second car ko, sports car. Sports car. Alam nyo, wala kayong kabuhay-buhay kausap. Sabi ko, sports car. Yung ba, nakaganto lang sa akin eh. Parang gusto sabihin sa akin, eh ano ngayon? Guys, gusto ko lang sabihin sa inyo, 23 years old pa lang ako, nagkaroon ako ng sports car. Ang sarap ng pakiramdam. Why? Dati pinapangarap ko lang. Dati nakikita ko lang sa daan, sa EDSA. Dati nakikita ko lang sa magazine. Pero because of AIM Global, nakabili ako ng sports car. Ito yung third car ko, mas malaki naman, SUV, top of the line, trailblazer. So bakit ako bumili na mas malaki? Kasi nga, pinang mabiyahe ko yan sa probinsya. Karamihan kasi ng grupo ko sa iba't ibang probinsya eh. Tama? Then ito nakakatuwa. Bakit? Sige po, next po. Next slide. Yan. Nung bago pa lang ako sa AIM Global, hindi pa ganun ka lang kinikita ko, nanghingi po ako ng blank check. Nilagay ko po yung pangalan ko, Mark James ko. Nilagyan ko naman, 1 million. Nawala yung check eh. Hindi ko na alam kung nasa napunta, na-misplace siguro. Pero sabi ko, darating yung time, yung 1 million na yan, kikitay kaya sa AIM Global. Good news kasi nangyari. July, kumuha ko ng 1 million. Pagdating na September, another 1 million. Pagdating ng October, another 1 million na check in. Guys, ang pangarap ko lang, isang check in lang na 1 million. Pero because of AIM Global, sunod-sunod na buwan, 3 million na yan. Tama? At isa sa mga pinakamasayang journey ko sa AIM Global is yung mag-travel sa iba't ibang bansa. Kasi bata pa lang ako, pangarap ko na mamasyal kung saan-saan. Sino dito yung pangarap mamasyal? Taas ang kamay! Sino gusto ng trip to Cubao? Taas ang kamay! Trip to Cubao, sino gusto? Eh guys, ako, sobrang blessed po ako, sobrang napapasalamat ako sa AIM Global kasi grabe ho. Dahil sa AIM Global, nakapag-travel na ako sa 17 countries. Palakpakan nyo naman. 17 countries. Ayan, Thailand, Malaysia, Taiwan, Hong Kong, Macau, China, Singapore, Korea, Japan. Next boss. Next. Italy, Greece, Switzerland, France, Maldives, US, Indonesia, Dubai. At take note, aramihan ang nandyan. Hindi lang isang beses ko napuntahan. Hindi lang dalawang beses. Maraming beses ko pa napuntahan. Guys, example ko na lang, Europe. Out of 100 million Filipinos, ilan lang ang nakakapunta sa Europe? Karamihan ang pumunta sa Europe, hindi para mamasyal, hindi para magtrabaho. Galing kami doon, namit namin yung mga OFW doon, ang natanda na ho. At never pa sila nakakapag-travel sa buong Europe. Pero kami, nakikita nila, naingit sila, nata-travel kami. Pero guys, pag nasa AIM Global ka, pupunta ka ng Europe, ng US, ng iba't ibang bansa, hindi para magtrabaho, kundi para mamasyal, mag-shopping, mag-enjoy. Ano, gusto mo ba yun? Guys, napakaswerte natin, bakit? Meron tayong travel reward sa AIM Global. This year, ang dami ko na naman travel. Pupunta na naman kami ng Korea, ng Beijing, China, ng Dubai, ng US, ng Japan. Libre! Libre! Yun ang masarap, libre! Ama, at ito yung pinaka-latest na achievement ko sa AIM Global. Last year po kasi, last year nagpagawa ko ng bahay. Alam nyo, kapit-bahay ko lang kayo eh. Diyan lang ako nagpagawa ng bahay, gently lang. Sa may Antel, Grand Village. Isa sa mga first class subdivision dito sa Cavite. Last year, nagpagawa ko ng bahay. Hindi alam ng parents ko, hindi alam ng family ko. Sinurprise ko lang lahat sila. Sabi ko, ako nang bahala sa birthday ng anak ko. Diba sabi ko, sagot ko na lahat. Pati venue, pati food, pati catering, sagot ko na lahat. December 15, ito lang o, December 15 lang. Nakakatuwa, in-invite ko lahat sila. Na-surprise sila, may bahay na mo. Tama, dyan lang, kapit-bahay lang po tayo. At yung pinaka-latest achievement ko, December to, di ba?
last month lang, February, 2 months lang yung nakalipas, nabili ko ho, dating pangarap ko lang ang sasakyan, pero because of Fame Global, yung pinapangarap mong sasakyan, nabili ko na ho. Brand new na Ford Mustang. At take note, cash. Tama? So guys, ito lang gusto ko sabihin sa inyo. Lahat ng meron sa akin ngayon, ito yung resulta ng naging desisyon ko. Kaya kung first timer ka ngayon, nakita mo to, na-inspire ka, huwag mo nang patagalin, gawin mo na agad yun. Para bago matapos yung taon na to, magiging millionaire ka nalang sa Englobal. Tama? At sa mga member na ho na nandito, kung ano yung meron sa amin ngayon, resulta to. Diba, ng mga pinagpaguran namin. Kaya hatawin mo tong negosyo na to. Lahat ng sakripisyo mo dito, lahat ng oras na bibigay mo dito, bayad dyan kapag milyonaryo ka na sa Aim Global. Tama? Guys, sobrang layo pa ng mararating natin dito sa Aim Global. Sabi ko nga ang layo pa ng mararating, ito na yung resulta ko. Ano pa kaya yung mangyayari sa akin 10 years from now? 15 years from now. Tama? Sa mga kabataan na nandito, masarap habang bata ka pa lang, nabibili mo na yung gusto mo. Masarap yung habang bata ka pa lang, nagsha-shopping ka na. Masarap yung habang bata ka pa lang, nakakapag-travel ka na sa iba't ibang lugar. Masarap yung habang bata ka pa lang, may kotse ka na. Hindi bigay ng magulang, sarili mong kotse. Talagang ikaw yung bumili. Masarap yung habang bata ka pa lang, nagbibigay ka na sa mga mahal mo sa buhay, especially sa magulang yun yung pinakamasarap sa lahat. Tama? Kaya guys, napakaswerte natin, nasa Aim Global tayo. Lahat tayo gusto ni Mama, tama li? Pero guys, maghanap ka sa labas, wala kang makikitang opportunity na pwede kang umaman na mabilis. Magkano lahat nito? Pag tinatanong ako, magkano kotse ko? Ano sabot ko? 6,980 lang yan. Bakit? Doon na nagsimula eh. Pag tinatanong sa akin, magkano yung bahay ko? Ano sabot ko? 6,980 lang yan. Why? Doon lang naman lahat nagsimula eh. 6,980. Ito malupit. Yung 6,980 na pinangbayad ko ng package, pinangutang ko pa. Galing pa sa mga classmate ko, sa mga tropa ko. Tama? Pinangutang ko lang. Kaya guys, sina-challenge ko kayong lahat. Kung ako, estudyante, nagsimula sa Aim Global, walang background sa sales, first time mag-networking, hindi magaling mag-English, mahihiya lang, hindi graduate, mahina loob, yumaman sa Aim Global, naniniwala.